This is my life. I make the decision. I close my eyes. I see the vision. With lifestyles, I can have the freedom. This is my life. This is my life. This is your life. You made the decision. You made the decision. You close your eyes. You close your eyes. You see the vision. You see the vision. With lost eyes, you can have the freedom. This is your life. This is your life. So join my way. Live better every day. So join my way. Live better every day. So join. Meron na rin siya ang mga nasalihan
the more networking business. Immediately after her transformation, I appreciated her work ethics she had shown because I witnessed her efforts in helping her young ones. She has the big heart to support her young ones. At masyado very generous ang lady na to. There was a time she decided to quit. Talagang umiyakan ko siya. But I now can I thank God dahil na-save namin siya. Siya na po ang equipment ko. And before I call her, let's watch first her video. Climb out of this boat and then under the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown, where Jesus is and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The waves, they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Choose to listen and believe the voice of truth. Oh, what I would do to have the kind of strength it takes to stand before a giant with just a sling and a stone. Surrounded by the sound of a thousand warriors shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling, choose to listen and believe the voice of truth. But the stone was just the right size to put the giant on the ground. And the waves, they don't seem so high. On top of them, looking down, I'll soar with the wings of evil. When I stop and listen to the sound of Jesus singing, oh, don't love me. The voice of truth, it tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe.
Climb out of this boat and then under the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown, where Jesus is and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The waves, they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. By profession, nakapagtapos po ako sa Mindanao State University, Marawi City. Last 2011, and on the same year, I took and passed the board exam. Immediately after po, nagtrabaho po ako kasi driven with that vision. Kasi po dati, active po kami sa Youth for Christ ng aking twin sister. One of our mission volunteers casted a vision on us. Sabi niya, we will be the ones playing instrument na mapaunlad ang clan namin, mababago ang buhay ng clan at ng family namin. So we took hold of that vision. After po namin graduate ng college, nagtrabaho po agad kami. And so, we started the business naman by May 13, 2013. Try ko po talaga maging spontaneous sa speech ko. Ay, nakakakapa talaga dito sa harapan. Alright. So, sa mga hindi po nakakakilala at nakakaalam, family po kami gumagawa ng business. Ako po si King. My twin sister is Gab. She is also a national marketing director. Ang nagdala po namin sa sa lifestyles ay walang iba kundi ang aming magigiting at matatalinong parents, no other than International Marketing Director Jenna Aldaya. Papa! And of course, Executive Director Q6P last month, ang Papa Martin ng Mindanao, Executive Director Alan Aldaya. And of course po, the last member of the family who is fresh graduate
ayun. So, di ba, we entered the world of employment kasi nga, we took hold of that vision. Ako, being a nurse, nag-experience agad ako mag-trabaho sa hospitals, community nursing, knowing and believing na pag makagin ako ng experience, makaka-abroad ako. Kasi goal, almost lahat ng nurses is makapag-abroad. Yan. And then, ang kapag ko naman, she was a banker in Banco de Oro. Ayan. So, kami dalawa nagtrabaho agad. Pero, di ba, dahil na kulang ang sinusweldo ng mga nurses, naghanap ako ng mga ibang makikitaan. So, nag-direct selling ako, like, nagsimula lang sa relo, nagbenta-benta ako ng relo, nag-chocobron, it's a special polvoron. Ayan, hanggang may mga nag-introduce din sa akin ng mga businesses. And being influenced din ng aking kambal, kasi she was a sales director before ng Merity. Ayan, sinabi ko na. Na-intanyo ako sa ano sa pagbebenta ng mga ganito mga products, mga cosmetic products. And then, after which, kinalaunan na rin akong mga nakita mga other opportunities. Pumasok ako sa isang networking. Ayan, ito ang sabi ni Mama. Bale, dalawa lang naman yung kind of networking dito sa Pilipinas, di ba? It's either lifestyles or others. Hindi ako masyadong matalino, minili ko yung ano, others. Before yun, pero nagbago na ako. Oo. And so, ako naman ay masipag talaga. Kasi nga, walang profound system yung mga nasalihan ko. Kahit saan ako napupunta, sa kasipagan ko, hindi ako naging successful in doing business. Naging part na rin, ito, ikukwento ko na din sa inyo, bakit ako naging negative sa lifestyles noon. Kasi nung nag-start si Mama in Lifestyles, that was March of 2012, I started doing businesses na din noon. Kasi nga, kahit saan ako mapunta, pumunta ako Agusan, Surigao, Bukidnon, Cebu City, para lang makapagbenta. May one time, para matulungan ko lang talaga si Mama, sinabay ko yung Lifestyles. Nagdala ako sa isang pitikit lang noon, papunta ako Agusan. Business trip, sinabay ko yun. Naka-introduce ako doon, networker din yung na-introducean ko. Medyo pinumpital niya ako and whatsoever. Nabenta naman yung BTP. Pero lang, binigay ko sa kanya ng 40% discount. Kasi binentahan niya ako. Hindi pa ako na STP, naka-agad ng home, NDSO, or whatsoever. Nakapunta lang ako ng workshop that time. Pero, hindi ako marunong mag-STP. Pero nabentahan din naman ako. Chuchuchuchu lang yung explain lang. Kaya nga, pero lang, nakabayad pa ako kay Mama kasi 20% discount lang yung product niya. So, after pa nung naka-uwi ako, ang dami-daming reklamo nung napainom ko kasi nga masipitin sila. Hindi ko alam yung mga cleansing kasi nga ang minuro sa amin na mga synthetic meds na nakapag-amon, wala naman mga cleansing na yan. So, ang food supplement pala, mag-undergo ka ng cleansing. Grabe yung haba ko sa mga cleansing na nangyari sa kanila. And so, sabi ko, ayun mo talagang pinag-aasa pa ito. Ayun mo talagang mag-network marketing. Kung mag-network marketing mo lang ako, ayun ko ng food supplement na ibibenta, sabi ko. So, kami po yung buhay na sinasabi ni Mama sa business niya. Almost 1 year po nilahangin niligawan ng aking kambal para lang mag-business. Sumabay kami sa kanila in the business. Pero akala namin kami ang matatalino. Ang tali-talino ng aking parents. Alam niyo ba kung bakit? Ang dali naman nila para maka-start up talaga kami sa business. Minambush nila kami. Dinala nila kami May 11, 2013.
dinala nila kami sa Star Theater para maka-attend ng recognition and leadership training. But before that, may nangyari kasi sa akin, kasi nga, diba, yung kakampal ko, she was working in video. She was very, very stressed kasi sinabayan niya rin ng kanyang master rag. So, ang manifestation ng stress niya po is that nagka-allergy siya from scalp to foot. Grabe, no? That was so worse na ang pangit-pangit na niya hanggang na almost mag-nervous breakdown na siya for almost 2 months na dinadala niya yun. So, na-depress siya. Walang ibang gamot na nakapagaling sa kanya, but nung time na nag-good phase na siya dahil na siguro nag-react yung body niya sa steroids, pinatigil siya ni Mama sa mga synthetic medications, even the topicals. Pinainom siya ni Mama 1 glass of Incha every day. Iba pa yung almost nililigo na niya ang Incha sa buong katawan niya. And then 12 capsules of Nutria a day, doon lang po siya kumamis. Ano yun sa Tagalog? Kumilis. Doon lang po siya kumilis. Hindi pala naman ito lang sa mga kapakilis sa kanya. And so, along with that event in our lives, kasi napatunayan namin na maganda talaga ang product. Ako naman, I have a fair share of story na nag-depress din ako kasi pinangarap ko diba na mag-abroad, pero kinalaunan, na-bored ako sa pagiging empleyado. Diba nag-business ako before? Sabi ko, hindi para sa akin itong business, hindi ko linya ito, so bumalik ako sa employment. My previous job was in Broken Charm Hospital as a CT scanners. Pero ngayon, that time, dahil na din sa pag-push ng mga radiologists sa akin, napag-isipan ko i-push through ang pagka-medicine. So, before lifestyles, my parents were so supportive to us. Na, sige, push nila, mag-medicine daw ako. Pero nung kinalaunan, nung nag-lifestyles na sila, sa simula okay pa, pero nung kinalaunan talaga, parang ayaw na nila na mag-lifestyles, ayaw na mag-medicine ako, mag-doctor ako, kasi sane lang daw yan. Ganyan. Tapos, sabi ko naman, ano ba itong lifestyles? Parang pinibrainwash nila yung parents ko, ayaw na nila pumayaman na mag-doctor ako, nakakainis! Yun. Pero folks, ang galing ni Lord kasi wala na rin nagawa sila Mama. Pinagbigyan nila ako, magtitake ako ng NMD, kinunhanan niya ako ng ticket. Airplane ticket going to Manila kasi ang exam doon will be in Santo Tomas University. 3 times kong tinitingnan yung ticket ko kasi super excited ako makapunta ng Manila at saka super excited ako mag-take ng NMD. And so, 3 times kong tinitingnan, ang natitingnan ko palang departure time was the arrival time. Pagpunta ko airport, pero yun, tinanggap ko na lang din. And so, the resolution nila parents, kasi naka-depress kami magkambal, March 2013, yung nangyari sa kanila ng sakit siya, April naman sa 2013. So, May is our birth month, napag-isipan nila Mama, magpasyal daw kami dito sa Manila. Sabi nila, punta daw kami, enchanted kingdom. Para mga bata. Pero actually, masaya-masaya kami noon kasi nga, hindi nangyayari sa amin yan, sa family. Wala kami mga lakotsa. Kasi nga, aside from the fact na we came from low class, no? And then at the same time, inukan na po ang mama ko
Maraming nangyari po sa run. Maraming nangyari.
hindi kami nagkakaintindi ng aking parents. Kasi nga, di ba, minsan, umuntsahan na kami ni Papa. And then, nasasaktan ako. Gusto ko yung kwento sa kanila. Pero, kailangan mo maging, dapat positive yung pag-receive mo ng mga challenges. Tapos, di ba, dapat i-consider mo kasi yung parents mo, meron din silang mirror na. Kaya nga, binigay kami sa other uplines para i-mentor. Pero, grabe talaga yung sa akin kasi hindi ko na maliging emotional ako doon. Kasi nga, pag parents mo, sasabihin mo sana sa lahat ng mga problema mo, pero nag-a-act din sila as upline mo. Parang grabe talaga yung And so, sa rhyme naman po, iba-iba yung mga, totoo nga pala yung mga sinasabi ng mga nagpo-promote, iba-iba po ang mga karanasan, malulubot ka, maging masaya ka, maiinis ka, mainit ka, maulalan ka, magugutuman ka. Ganun ang mga
Drink Intra. Share Intra. Every day. Pass it on! Lifestyles. Live better every day.